Maraming salamat po sa inyo lahat. At isang mapagpalang umaga, isang mapagpalang Lunes ng umaga sa ating lahat. Ngayong umaga po ay patuloy nating ipamamahagi ang 500 pisong ayuda na ipinangako ng pamahalaan para sa 12.4 million Filipinos na naghihirap bilang tulong po sa kanila dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bunsod na rin po na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayong araw din po, inaatasan ko si Disaster Undersecretary Marco Bautista na muling umpisahan ang prepositioning o maagang paglalagay ng mga food packs at relief items sa mga lugar na madalas dinadaanan ng bagyo, mga lugar na binabaha at mga nagkaka-landslide para bago pa man tumama ang kalamidad o dilubyo sa mga naturang lugar ay naroon na po ang tulong ng pamahalaan. Ito po ay natigil sa pagkakaalam ko 2 years ago. Ibabalik po natin ang tinatawag na prepositioning of relief goods and food packs. Pinababantayan ko na rin po ang Mount Canlaon sa Negros at Mount Bulusan sa Sorsogon dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng dalawang bulkan na ito. Ipinapahanda na rin natin ang mga food packs at relief items sa mga regions na sa lugar na ito para kung kakailanganin man ay naroon na agad ang ayuda para sa mga magiging biktima nito. Pinapamonitor ko na rin kay Yusek Sally Navarro ng Office of the Secretary ang pagtaas ng bilang ngayon ng tinamaan ng typhoid fever at dengue sa bayan ng Baliri sa Cebu. Magpapahanda po tayo ng mga hygiene kits at cash assistance, pambili po ng gamot sa mga nagkakasakit doon ngayon. Nito lamang Biyernes, pinirmahan ko ang extension ng lahat ng contract of service o COS employees ng mga DSWD offices sa buong bansa. Magtatapos po sana ang kanilang serbisyo noong Hunyo at 30 Huwebes. In-extend ho natin yan. Doon po sa mga COS, may trabaho pa po kayo hanggang sa katapusan ng taon at sisiguruhin ko na may trabaho pa kayo dito sa DSWD hanggat narito po ako. Maraming matataas po na posisyon ang nabakante o mababakante dito sa ahensya sa pagpalit po ng administrasyon. Maglalagay po tayo ng mga tao sa mga posisyon na yon base sa kanyang performance o qualification at hindi sa palakasan o bata-bata system. Maaari pong mag-apply ang sino man sa pwestong ito kung sa tingin niyo po ay qualified na kayo at handa na hawakan ang posisyon na yan. Hiling ko naman po sa inyong lahat na mga kawani ng DSWD mula Apari hanggang Hulo. Itigil na po muna natin kasi may mga naririnig po ako ng mga reklamo mula po sa mga kababayan ho natin. Itigil na po muna natin itong 8 to 4 habit o yung mga nagta-time in lamang at aantayin na lamang ang time out sa hapon. Tuldukan na rin natin ang kwentuhan sa oras ng trabaho at paggamit ng gadgets para mag-online shopping o kaya ay maglaro lamang. Simula po ngayong araw, ayoko na pong makarinig na tinarayan, sinigawan, o binastos ng empleyado natin ang lumalapit sa ating ahensya para po humingi ng tulong. Suspension po ang katapat nito. Dahil po ang mga mahihirap, yung mga lumalapit po sa atin ay mga mahihirap, mga single moms, matatanda, PWDs, may mga sakit, mga katutubo, mga batang palaboy o inabandona, ay mga kliyente o customer po ng ahensyang ito. Hindi po natin sila pwedeng baliwalain at bastusin na lamang. Dahil po sa kanila, mayroon po tayong trabaho ngayon. Tratuhin po natin ang maayos at alagaan natin ang mga kliyente o customer natin ng mga ito. Dahil kapag po ay wala na ang mga yan po ay pumunta sa ibang ahensya,
hindi lang sa tayo ay malilintikan, kundi mawawalan po tayo ng trabaho. Muli, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Sa targeted cash assistance, kung ilan na yung nakakatanggap nito? At saka, paano ba kung matatanggap ng mga kababayan ko natin? Ayan po, eh, yung mga nakapila na ho talaga yon, identified na ho yun, yung mga nasa four-piece, mga social pensioners po natin, yung mga senior citizens, at yung mga nasa listahan na po ng unconditional cash transfer program po natin. So ito po ay total po ay 12.4. Hindi ko pa ho malalaman yan. Magre-report pa po sa atin yung budget po natin kung natanggap na ho ng ilan yan. Baaring bukas o sa makalaba pa ang initial na report. Kasi yan ho, i-deposit lamang sa mga cash cards po nila sa mga bank account nila. Yung mga by four-piece na at yung mga senior citizen pensioners po natin. Sir, dati nagbigay din kayo ng balit ng warning doon sa mga fixers po, no, outside DSWD. May mga namo-monitor pa ba kayo ng mga nagti-fixer dito sa labas ng DSWD? Kailangan. Hindi ko pala dapat kailan i-announce. Kailangan ko lang talagang hulihin. Susulpot na lang ho tayo sa mga era. Not necessarily dito. Sa mga, may mga nababalitaan ako sa mga regions. Pero dito ho, eh, wala ho ako masyado nababalitaan. Pero sa mga regions po, yung nagiging problema dyan. Pero in reality, sir, eh, professional naman po lahat ng empleyado ng DSWD. Ang problema nga lang, yung mga kababayan natin nahingi ng tulong, eh, gusto sigurong mabilisan, kulang mga dokumento, mga requirements, eh, dumadaan po sa mga fixer. Yun ho ang iiwasan natin. So under your leadership, sir, makaasa mga Pilipino na mas mabilis ang mga ayuda sa mga disaster-stricken areas, at syempre sa mga indigent families natin. Dati ho ginagawa na 'yon yung prepositioning ng mga food packs, ng mga relief items. Pinatigil lamang po ng pangulo dahil nagagamit nga ng ilang mga politicians natin sa pangangampanya nila. Ibabalik ho natin kasi hindi naman ho lahat ng mga mayor ay ganun o governor. Ibabalik po natin simula ngayong araw, kaya inatasan ko na po ang aking undersecretary na si Marco Bautista na muling ibalik po yung prepositioning ng mga relief items at saka food packs. Binigyan ko na rin ng instruction po ang aking magiging undersecretary for operations na si Jericho Javier na tutukan po itong mga big item programs tulad po ng mga four-piece, sustainable livelihood, at saka lalong-lalo na po yung pinakamalaki namin yung assistance for individual in crisis. Na kung kumpleto naman ho yung mga requirements, ay ibigay na ho ngayong araw yung ayuda. Huwag na hong pag-antayin kasi may mga pipila ho dyan. Kailangan ho ng pampalabas sa ospital ng kanilang mahal sa buhay. Hindi ho maibigay dahil bukas pa kailangan bumalik. Eh, kailangan ho, kung pwede, kung kailangan na maibigay, ibigay na ho ngayong araw. Gagawin ho natin kasi ang problema din ho, marami hong requirements masyado, sandamakmak. Pati yung katanungan sa mga forms, kagaya ho, kailangan mo ng burial assistance, tatanungin pa ho yung edad ng anak mo, trabaho ng anak mo, eh, burial naman ho yun. Burial naman maari ng bienan mo, ng manugang mo, ng tatay nanay mo. So babawasan ho natin yan para ikang mapabilis po yung ayuda. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Salamat, thank you po.